Ito muna yung ano, buong buwelta ni Senator Bongo. Agad na sinagot ni Senador Christopher Bongo ang mga patutsada ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ah. Ayon kay Go, muling nabuhay ang totoong Bicoy at hindi na ito nakakagulat dahil malapit na ang halalan. Dagdag pa ng senador, marami na ang naloko ni Trillanes. Pero dahil sa mga... Grabe naman Senator Bongo, marami, sabi ni Senator Bongo, marami daw naloko si Trillanes. Ano, scammer ba yan? Hindi, it's either... Ito kasi di ba yung mga naloko, ha? Hindi ko sinasabing ganun talaga si Trillanes. Ha? Tinatanong ko lang kasi ayon sa sinabi ni Senator Bongo, nasabi niya marami daw naloko. So it's either scammer siya o packboy. Eh ano, kino-compare ko lang, ha. Ibig kasi, 'di ba, alam niyo naman yung ibig sabihin ng packboy, PAK, huwag kayong bastos, ha. Ibig sabihin ng packboy, PAKBOY, ibig sabi BOI. Ibig sabihin niyan yung mga naloloko ng mga kababaihan, oh, 'di ba? Hindi ho tayo ganyan. Tayo ho'y nagmamahal, ha. Ang lindi mo. Oh. Or scammer, alam niyo naman yung scammer, ibig sabihin ng scammer yung, oy, mag-iwan kayo ng 5,000, bukas na bukas 10,000 'yan. Grabe nung negosyo yun, ano? 1,000, tapos kinabukasan, 10,000 kagad. Ganun yung mga scammer, eh, di ba? O kaya, gusto mo mapabilis yung, ano mo, akong bahala. Ganun. Eh, ganun yung mga maluloko. Eh, parang ganun daw sinasabi ni Senator Bongo. Ha? Sabi niya, oy, nabuhay yung totoong Bicoy, oh, tatakbo ka la. Kaya naloko, ano, ilan na kaya ang naloko mo? Oh. Oh, eh, naku, buti naman Senator Bongo, ha, na, ano, ha? Nasagot nyo dahil sa mga maling bintang mo, naging senador ako. Ay! Sunog! Isipin nyo to, ha? Kaya dahil sa mga maling bintang mo, naging senador ako ngayon, baka ano naman mangyari. Actually, oo nga eh. Ang nangyari dyan, bumaligtad eh, di ba? Bumaligtad yung buong picture. Di ba? From si Senator Trillanes noon, ginigisa sila Senator Bongo noon eh, di ba? Pati nga sila pulong. Ngayon, kesa na maniwala yung tao kay Senator Trillanes, kesa na maniwala yung taong bayan at masira niya itong sila Senator Bongo, nanalo si Senator Bongo at top, isa sa yan sa mga nag-top nung nakaraang eleksyon. Oh, si Pulong din naging congressman. Oh, di ba? Isipin nyo, yan ang nangyari sa kanila. Ito si Trillanes, kulelat, wala, olat. Nag-vlog. Tapos palpak. Vlog na nga lang ang pinasok. Sabit pa. Wala nanonood ng vlog niya eh. Tingnan nga natin kung ilan na ang followers ng vlog niya. Para naman malaman natin, kakaawa naman, baka sabihin nila, hindi naman natin binibigyan ng chance magsalita yung tao eh. Intayin natin, ha? Trillanes vlog. Ano na kaya nangyari doon sa, ayun, Sunny Trillanes. Marami na pala. 19,000 subscriber. Oh, di ba? Ilan ang mga views niya? 2,000 in 3 weeks, 4 months ago. 7 months ago, 9,000. Ang galing pala, magaling pala ito si Trillanes. Hanggang ngayon, merong naniniwala sa kanyang 19,000. Isipin nyo, ha? Naging senador ang naniwala sa kanya 19,000. Ay, sandali. Banat ba? Totoo ba yan sinasabi mo? Baka naman hindi totoo yan. Screen cap mo naman. Pwede, sige, ito. Screen cap natin. Mag-subscribe kaya ako? Ay, nako. Ito. Eh, pakita natin. Baka sabihin naman nila, eh. Banat ba? Niloloko mo naman si Trillanes. Di naman ganun. Ito. Wait lang. Ipakita natin, ha? Grabe. Naawa ako. Para tuloy naawa ako, binanatang ko ba? ayan, ha? Sa kasalukuyan, meron siyang 19,100. Okay, isipin mo, sa dami ng sinabi niya, sa dami ng akusasyon niya, sa dami ng mga revelasyon niya, ang naniwala lang sa kanya, 19,100 subscribers. Pabihira. Mas marami pa kay BBJ, eh.
Ibibigid ka bago-bago. Oh, ang bihirang buhay yan. Kung ako sa'yo, oh. Gayaan mo na lang si Bibi Jade. May vlog na nasa ano, nasa jacuzzi. Ay naku naman, grabe ka naman na Trillanes. Ano ba yan? Ay naku, kawawa naman. Ay, Senator Bongo, maawa ka na lang kay Trillanes. Pintang nito ay naging mambabatas siya. Sinabi pa ng senador na sanay na ang taong bayan kay Trillanes na hindi naman napapatunayan ang mga inaakusa nito. Para kay Senador Go, ugali ni Trillanes na pintahan ng itim ang ibang tao para mapansin ito ng publiko. Nagbabala din ang... Tama. Ganun yun eh. Para pintahan mo ng kahit kunwari kulay gray na yung budhi mo, di ba? Pipintahan mo ng itim yung iba para kahit paano mapansin pa rin yung gray. Senador sa publiko na maging mapanuri sa mga nababasa. Lalo't simula pa lang ay malinaw naman anya ang hangarin ng Administrasyong Duterte at yan ay ang sugpuin ng korupsyon. Wala ring tigil si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sinususpindi at tinatanggal sa pwesto ang sinumang mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Nagahanap lang anya si Trillanes ng panibagong bikoy at sayang lang ang oras dito. Unang naglabas ng pahayag si Trillanes sa social media na may ilalabas siya sa mga susunod na linggo na ebidensya ng korupsyon na kinasasungkutan umano ni Nago at ng Pangulo. Oh, baka gusto niyo mag-apply. Yung mga wala akong trabaho dyan, may mga meron mo ba tayong kababayan dyan walang trabaho? O baka gusto niyo mag-apply na Bicoy 2.0? Malay mo. Ha? Huh? Hindi, malay lang naman. Ha? Hindi ko naman sinabing totoo yung paratang ni Bicoy. Wala ako sinasabing totoo yung paratang ni Bicoy, ha? Pero bakit Bicoy 2.0? Bicoy 2.0 kasi si Bicoy, imbento di umano. Baka gusto maghanap ng imbento ni Trillanes, di ba? Hindi ko sinasabing may relationship si Bicoy tsaka si Trillanes, ha? Walang ganon. Ang nagsabi po noon, si Bicoy mismo, hindi ho ako. Ha? Just in case lang, oh, naghahanap po kayo ng trabaho, baka gusto nyo mag-apply kay Trillanes. Malay nyo, may magandang kinabukasan nyo doon. Basta huwag nyo na ako idadamay, ha? Oh, ayan, ha? Tsaka sana naman, hindi ko naman kamuka. Bihira naman kayo. Oh. Eto, papakita ko sa inyo, ha, na pinagtanggol ni Soto at saka ni Lacson si Pacquiao. Oh, dito pa lang eh, kitang halata mo na si Trillanes eh. Etong dalawa, pinagtanggol